What's up mga ka-target? Welcome back sa ating channel. So, for today's vlog, kung napapansin nyo ay may patenga ang inyong mom. Because ang ating vlog today ay about skincare. Yes, so i-review natin yung ginagamit kong skincare ngayon simula nung nanganak ako na safe daw. Safe na safe daw sa lactating, pregnant moms, at teenagers. So, ito siya. Brilliant Skin Tomato Set. Brilliant Skin Essential Tomato Set. After mga 2 weeks, nag-start na akong gamitin siya kasi napansin ko na nagda-dry yung skin ko. Maybe because yun nga, nagpapadede tayo. So, nakukuha ng baby yung ating nutrients at kung ano-ano pa. Kaya natutuyot ang lola niyo. At dahil dyan, so nag-research ako, ito na naman si Miss Research, Miss Google, ano ba ang pwede kong gamiting skincare na hindi delikado, idikit kay baby ang face natin, or yung hindi matapang ang amoy at hindi magbabalat yung mukha ko ng grabe. So magto 2 months ko na rin siyang gamit at ang masasabi ko naman is, gumanda ba ako? Pag-uusapin natin kung paano siya gamitin at kung gaano kadami ang paggamit sa kanya. At syempre, kung effective ba at hindi sumasakit ang mukha natin. Kung bago ka lang dito sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. At don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga videos ko. Pwede nyo ring i-comment kung ano yung next video na gusto nyong gawin ko. So, ang isang set ng Brilliant Skin Essential Tomato Set ay naglalaman ng isang soap, isang toner, isang facial cream, at isang sunscreen. Yung sunscreen, optional siya. Hindi siya for daily routine. Pero kung lumalabas ka ng bahay, so better na maglagay ka rin ito. So, itong Brilliant Skin Essential Tomato Set ay ginagamit ko morning and before matulog. Nabili ko siya sa Lazada ng 310 pesos sa flagship store ng Brilliant Skin. Alam nyo naman tayo mga lactating moms, hirap makahanap ng mga products na hindi makakasama or makakaapekto sa ating lactation or breastfeeding journey. So, eto, tinry ko and sana makatulong sa inyo. So, ayan yung itsura niya, ayan yung kulay niya. So, pula rin siya. And pag sinabon mo siya sa face mo, namumula-mula rin yung face mo. So, ayan, kapag sinabon mo siya, makikita mo kulay red din yung nagiging kulay ng face mo. Pero okay lang yan. So, yan. Kailangan lang natin siyang ibabad for 30 minutes. 3 minutes sa face natin. So, pataas lang dapat yung motion ng pagsasabon natin. Pilang yung pagpunas, huwag masyadong hila kasi parang hindi ma-irritate yung balat natin. So, ito yung kanyang toner. So, kulay red din siya. Ayan. Kulay red din siya. And pag ginamit mo siya sa mukha mo, very mild lang siya. Namumula yung mukha mo sandali, but hindi siya mahapde. And pag nalagay mo na yung cream, nawawala na yung redness. So, maglalagay na tayo ng toner. Pataas din siya. Medyo namumula yung skin natin. Yan, ganyan yung effect niya pag nag-toner. Namumula siya. So, ayan, lalapit ko para makita niya. So, namumula siya guys. After nito, patuyuin lang natin siya. Tapos, lagay na natin yung cream. Facial. So, ito yung kanyang facial cream. So, may spoon siya sa loob na kasama. Pangkuha. Ayan siya. Ayan. Ito yung laman niya. May beads. Tomato beads. Ayan. So,
amount lang ang paglalagay niya sa face and neck. Yung amoy niya, very mild. So, ayan, kung napapansin niyo, parang namumula-mula siya. Ayan. So, ang dami kong pegas. So, itong tomato facial cream. Pag binuksan mo siya, may kasama siyang spoon. So, ayan, may mga beads siya na pula-pula kung nakikita niyo. So, kukuha lang tayo ng pea size. Yan. Okay na yan. So, kakalat na lang natin siya. Yan. So, yung amoy niya, guys, mabango siya. Very mild. Hindi siya yung matapang na amoy na pang lagay sa mukha. So, ayan, sabi ko nga sa inyo, nagre-red yung mukha after mag-toner. So, pataas pa rin yung motion natin ng paglalagay. Kasi para daw hindi magsag ang ating mukha. So, pagka unang araw mo siyang ginagamit, mapifeel mo na medyo talaga nag-i-effect. So, ayan. Tapos, lagyan nyo rin yung leeg nyo. Siyempre para pantay, di ba? So, yan. Then, ito yung kanyang tomato sunscreen gel cream. So, nilalagay ito kung lalabas ka ng bahay at least 30 minutes before ka lumabas. SPF 30 na siya. Yan, may kasama rin siyang maliit na spoon. So, ayan yung laman niya. Plain white lang siya. Wala siyang red beads. And, mas creamy siya kesa dun sa facial cream. Kasi yung facial cream parang watery texture. So, ayan. So, dahil sa bahay lang naman ako at wala naman ako pupuntahan, so hindi ko na kailangan gamitin yung sunscreen na cream. Ang masasabi ko dito sa tomato set ng Brilliant Skin Essential is, for me, as lactating mom, for me, okay siya. And hindi siya, kahit madikit sa baby, hindi ka mag-iisip na baka mahapdian siya or what. Kasi very light talaga siya. For sensitive skin talaga. But sabi ko nga, it's still case-to-case basis at depende pa rin sa balat nyo. So, pwede nyo i-try and then, kapag hindi nag-work, stop nyo agad. Ganun lang. And then, ayun, kung meron pa kayong gustong i-suggest na gawin kong video para sa ating mga ka-target, mga mommies, comment down below lang at susubukan kong gawin ang video na yon para sa inyo. So, kung bago ka lang dito sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe.